my channel. For today's video, medyo iba lang tayo ng konti ulit. So, today I'll be sharing to you yung mga recent Shopee finds ko na sobrang naging tuwang-tuwa talaga ako nung makita ko and matry namin yung mga products na to. Konting-konti lang to, guys. So, this is going to be very quick. Kaya, tara na, start na tayo. Okay, so without further ado, simulan na natin to at magsimula tayo dun sa number one na gusto kong i-recommend sa inyong product. I super highly recommend this product kasi sigurado ako na magiging very useful talaga to sa inyo. Actually, sa sobrang excitement ko na ma-share tong product na to sa inyo, guys, eh nauna ko na tong i-share sa shorts. Kung mababalikan nyo yung shorts na in-upload ko bago tong video na to, makikita nyo doon na shinare ko na yung tungkol dito sa water booster na to and sobrang tuwang-tuwalan talaga ako sa result. So ngayon, naikabit na siya ni Daddy kahapon. Meron na siyang sariling outlet niya doon sa CR namin. So okay na siya. Permanent na yung kanyang saksakan doon. So ngayon, i-share ko yun sa inyo. However kasi, today, at this moment na finifilm ko tong video na to, medyo malakas yung tubig namin. And gusto ko talaga mapakita sa inyo yung time na yon nung finilm ko yung short na yon. Yun nga lang kasi, hindi itong camera yung gamit ko. Sayang nga eh, kasi cellphone lang yung gamit ko that time. Pero that time, sobrang hina talaga ng tubig namin. And ang ganda-ganda, very satisfying talaga makita na kung paano niya pinalakas yung tubig. Kasi sobrang hina that time ng tubig namin. And ngayon, we'll see, pero ang alam ko, okay yung tubig namin ngayon, medyo malakas kasi medyo maggagabi na ngayon eh. It's 5:30 na ng hapon. So, yun, medyo malakas na yung tubig namin ngayon. And medyo hindi siya exciting ipakita dun sa demo, diba? So, if hindi natin machempohan na mahina yung tubig namin ngayon, i-insert ko na lang dito yung video na yun, yung na kinreate ko nung nakaraang araw. I think that was the other day lang, nung isang araw. So, tara, punta tayo dun sa bathroom namin. Gusto ko lang i-share tong product na to na nakita namin sa Shopee. Ito ay isang water booster, guys. So, bubuksan natin, pakita ko sa inyo, buksan natin yung gripo namin. Este, itong shower. Ayan lang. Todo yan, guys, ha? Todo. So, without the booster, so yan, naka-off pa siya. Ganyan lang yung tubig. So, buksan natin yung booster. And you will see. Bongga, diba? Sobrang nakakatuwa lang talaga na amazed lang ako. Kasi sobrang hina ng tubig namin ngayon eh. So, sigurado merong iba sa inyo na ganyan din ang problema. So, meron din kaming nakakabit dito na shower heater ah. So, even if, ito, nakakonect din siya sa shower heater namin. So, ayan ko nakikita nyo, ito yung pinakatubo niya. So, walang problema, umiinit pa din yung water. Tapos, pwede rin natin i-shift dito sa taas by just turning this. So, ayan. Patayin natin. Ayan lang yung tubig kapag nakapatay yung heater. Ay, yung booster. Buksan natin yung booster. Diba? Lipat ulit natin dito yung water. With the booster on. Patayin natin yung booster. Ayan lang yung tubig, guys. Hindi ako mahawak sa knob, ha? Yung booster lang binubuksan ko. Buksan natin ulit yung booster. Ayan. So, ito yung pinipindot ko, guys, ha? Ayan lang. Kasi nakasaksak siya, eh. Kakakabit lang namin to, kaya naka-extension pa lang. So, tinry ko lang. And sobrang nice. Nagamit na namin kanina. Wala namang nakuryente sa amin so far. So, okay na okay siya. Lalagay ko yung link sa baba if you're interested. Very good find from Shopee. So, meron lang ako mga additional info tungkol dun sa water booster, which is hindi ko na-mention doon sa shorts
na ginawa ko. So, number one is waterproof siya. So, yung mismong device na booster, pwede siyang mabasa, guys. So, okay lang yun. Huwag lang mababasa yung mismong plug niya dun sa outlet na nakasaksak. So, syempre, nandun yung kuryente, diba? And then, next is, pwede nyo rin siyang gamitin, hindi lang sa CR, guys, ha. Pwede nyo rin siyang gamitin, halimbawa, naka-automatic washing machine kayo. Kasi, diba, sa automatic washing machine, kailangan malakas yung pressure ng tubig. Pwede nyo lagyan ng water booster, yung linya ng tubig, going to your automatic washing machine. Punta tayo sa second recommended product ko, na nabili ko recently also, dito sa Shopee. And that is our projector screen. And guys, so i-demo ko lang sa inyo, papakita ko lang sa inyo yung aming remote-controlled na projector screen. So, matagal na kami may projector, guys. Siguro, ano yun eh, nung nag-start yung pandemic, nung nag-lockdown tayo, siguro mag-to 2 years na ba to. Andito kasi sa may taas ko, sa may uluhan ko yung projector. Siguro mag-to 2 years na, mga 1.5 years na to sa amin. And sobrang okay pa rin. So, kung interested din kayo, guys, ilalagay ko rin yung link ng projector namin. It's the Mirval LED projector. May HDMI, so pwede nyo kabitan ng Google Chromecast kung meron kayo para diretso Netflix na from your projector. So, anyway, balik tayo dun sa aming projector screen. So, ayan siya. Yung nakikita nyo kulay puti dun sa may ibabaw ng TV namin na nakahang. Yan yung projector screen namin. Tapos, ito yung remote control niya. Sobrang simple lang nung remote. Very sleek lang siya. So, ang brand niya is Deli, guys. Ayan. Deli. Parang product talaga ata nila yung mga projector screens. So, kung naghahanap kayo, hindi lang for your home, para sa home theater nyo, kung naghahanap rin kayo para sa opisina nyo or sa business nyo, ayos na ayos talaga to, guys. Highly recommended din to. So, this one, ano siya, electric siya, guys, ha. May kuryenteng gagamitin dito sa projector na to. So, yun yung magpapagana dun sa motor para bumaba at tumaas yung screen, diba? So, ito, up-down lang, tsaka yung stop, yung button niya. By the way, this screen nga pala is 120 inches. Okay? So, yung diagonal yun, guys, ha? Yung same ng pagsukat sa size ng TV. So, 120 inches to. So, ibaba natin siya. So, pinindot ko lang yung down button niya. And ganyan siya. Dahan-dahan lang siya, guys, ha. Dahan-dahan lang siyang bumababa. So, kung gusto niyo na siya i-stop, i-push niyo lang yung stop button. Tapos, kung gusto niyo pa siya ibaba, pwede niyo namang ituloy. Okay. So, ayan yung ating, ayan yung ating screen. Pero meron pa yung ibababa, guys, ha? Meron pa yan. Kung makikita niyo yung ibabaw niya, hindi pa siya sagad dun sa black na border. Meron pa siya. So, tatama na lang kasi siya dun sa may, dito sa may sofa. Ayan, kaya in-stop ko na siya. So, yan yung screen natin. Tapos, insert ko dito yung sample kapag ka nag-project tayo sa kanya para at least makita nyo din siya. And also, yung quality din ng projector. Just in case gusto nyo ring bumili ng projector para sa mga home theaters nyo or sa office nyo, business nyo. So, let's see. Here you will see, guys, kahit na medyo maliwanag yung, yung living room, nagbukas ako ng mga pin lights. Pero, makikita nyo pa rin yung projection, ba? Diba? Ganun siya kaganda. Ganun kaganda yung quality ng projection ng projector na to. Ayan, so there you go, guys. Nakita nyo na yung sample projection niya dun sa screen. Also, yung quality ng projector. Tapos, yung eto, tong screen na to. Okay, so iligpit na natin siya. Taas na natin yung screen.
So, dito naman sa corner na to, guys, dyan nakagapang yung plug ng aming projector screen. So, tara, i-unplug na natin. So, ito siya. Ayan, so ito namang next product, yung third product na i-share ko sa inyo, guys. Ito, kilig na kilig din ako dito nung nakita ko. Ito yung aming coffee table dito na glass. Tapos chrome yung legs niya. So, kilig na kilig ako dito kasi nakuha ko yung saktong height na gusto ko, saktong laki na gusto ko, tapos round table na gusto ko. Kasi meron akong ina-eye na peg. So, dun sa nakaraang cleaning video natin, na i-share ko na yon. So, kung hindi nyo pa napapanood, you can go watch it. So, sabi ko dun, yung peg ko dito sa corner na to is yung, alam mo yung sa hotel? Wait lang, kinikilig ako. Pagpasok mo ng hotel, di ba, merong isang round table sa lobby. Tapos merong malaking floral arrangement. So, magpa-pop ulit ako dito sa screen nung picture nung peg na yon na sinasabi ko. Ganun yung gusto ko. Pero, syempre, as I've mentioned before, bahay lang tayo, hindi naman tayo hotel. So, ito yung low-key version ko nung floral arrangement na yon sa lobby ng hotel. Yung may round table, tas may malaking floral arrangement pagpasok mo ng lobby, diba? So, ito yung ganun yung gusto kong mangyari sa kanya. Pero, syempre, simpleng version lang. Kagaya na nasabi ko. Dahil, hindi naman tayo hotel. At hindi rin naman mansion yung bahay natin. Simple lang yung ating bahay. So, syempre, simple lang din yung ating magiging setup dito. So, naglagay ako ng isang malaking plant. And ang napili kong plant na ilagay dito sa trono na to, ay walang iba kundi syempre si Anthurium affini. Ayan, yung napakalaki kong plant. Ito yung may pinakamalaking leaf. Actually, it's the longest leaf sa lahat ng mga halaman ko dito sa ano, sa garden, sa bahay namin, 'di ba? So itong pinakalongest leaf niya ito. Ito. Na hindi ko na siya maabot. So, yung isang leaf na yon, yung longest leaf niya, is parang almost 4 feet na yung haba niya. So, yun. Ganun siya kahaba. Ganun siya kalaki. So, this is Anthurium affini. And deserve niya talaga tong spot na to. Kasi, ang bongga-bongga niya. Sobrang favorite ko tong table na to. Kasi, ayoko nung sobrang mababa. Kasi, parang hindi ko ma-achieve dun yung peg ko. Kasi, yung peg ko, kasi malaking table yun eh. Tas mataas. So, yung small version niya, hindi naman pwede na sobrang mababa. Like yung parang mga height ng side table. Kagaya na lang nito, ito. I-share ko din. Etong pinagpapatungan natin na coffee table din siya, pero sobrang mababa yan, guys. So, ayun, hindi pwede yung kagaya nung pinagpapatungan ni Green Melinoni kasi nga masyado yung mababa. So, hindi ko ma-achieve yung peg ko, di ba? So, nung nakita ko talaga to, medyo, ayun, sobrang na-excite ako kasi nga mahirap maghanap nung medyo mataas ng kaunti, di ba? Kasi karamihan, ka-level lang yung pinakaupuan yung height ng mga table. So, this one, nasa 70 plus, ipapop ko na lang sa screen, guys, yung measurement ng height niya. Tapos tempered glass siya, so hindi ka maiilang na mabilis mabasag, di ba? So yun. And tamang-tama din kasi chrome yung legs niya. Hindi na ako mahihirapan na bumili pa ng extra pa na chair. Kasi yung dalawang chairs natin na nasa garden, kung natatandaan nyo, nililinisan ko lang yan. Tapos sila na yung nilagay ko dyan. So, di ba, parang terno na sila, di ba? So, hindi na ako nag-spend para sa pagbili ng 2 extra chairs. So, okay na sila dyan. On to our last and fourth recommendation ay ito. Etong mga libro. Yes, oo. Nagbabasa ako ng libro. Hindi siguro halata, pero yes, nagbabasa ako ng libro. So, ayan. Meron akong mga recent na nabili from Shopee na, ayan po. And sobrang saya ko. So, hindi ako mahilig sa mga fiction na mga books, guys. Ang hilig ko talaga ay ito, self-help books. Ito, yung mga palagay ko ay meron talaga akong makukuha, mapupulot na lesson, na aral para sa growth ko personally, diba? Ayan. So, ito po yung mga libro na palagay ko ay definitely, i-recommend ko din sa inyo. Hindi ko pa po sila tapos basahin kasi kabibili ko lang sa kanila.
Tapos, yung ongoing ko pong binabasa is yung Atomic Habits. Siguro kung nagbabasa kayo ng mga books, familiar na kayo dito sa Atomic Habits. Maganda tong book na to and it is being highly recommended by many book readers. So, yan. First book natin is Atomic Habits. Tapos, eto, Think and Grow Rich. Ayan. And then, 7 Habits of Highly Effective People. Ito po yung mga trip kong basahin. So, yun. Kung boring sa inyo, pasensya na. Ayan. Start with Why. Tapos, I Will Teach You to Be Rich. Gusto niyo ba yun? I Will Teach You to Be Rich pag natapos ko na tong libro na to. At pag yumama na ako, I Will Teach You to be, How to Be Rich. Ayan. And Rich Dad, Poor Dad. So, ayan, kung big self-help book reader ka din, ayan, definitely ito, alam na alam mo na tong book na to. Meron pa akong mga ibang books na nabili na rin before sa Shopee, pero dati pa yun eh. So, yun, hindi ko na isi-share dito. Ito kasi yung mga recent finds ko lang. So, ayan guys, magaganda yung, ano niya, magaganda yung copies ng mga books na to, malinaw. So, mag-insert ako dito ng close-up ng pages para makita nyo. And ililink ko na lang din yung stores kung saan ko sila nabili. So, those are the books na mga recent na nabili ko. And, ayan, yung para ma-pressure ako na basahin na sila. Kasi andyan na sila, di ba? Andyan na sila. So, kailangan ko na silang basahin. Yun. So, ang target ko talaga ay 1 chapter a day. Pero hindi ko pa ma-achieve. So, sobrang busy ko, hindi ko pa ma-achieve yung 1 chapter a day ko. So, yun. Pero, I'm working on it. Kaya gusto ko nandyan na sila kasi para ma-pressure ako magbasa. Yun. Hopefully, mabasa natin lahat, ano? At matapos natin silang lahat. And kung gusto nyo ng book review or gusto nyo i-share ko kung ano yung natutunan ko dito sa mga books na to later on, let me know in the comment section para at least alam ko kung interested ba kayo. Kasi ayoko naman din na mag-share ako, tapos hindi mo maki-interested, di ba? Pero, malay mo, try natin, di ba? Kasi baka malay nyo naman dun mag-spark yung interest nyo para magbasa ng mga self-help books na kagaya nito. So, there you go, guys. Ayun na nga po yung ating mga highly recommended products na natagpuan from Shopee just recently. And na-try na rin natin sila, kaya marerecommend ko talaga sila sa inyo. Marerecommend ko yung mga stores, marerecommend ko yung mga products kasi alam ko na okay sila. They are of high and good quality. Effective silang gamitin. Kaya talagang marerecommend ko sila sa inyo. So, I hope nakatulong sa inyo tong video na to, guys. Just in case, hinahanap nyo rin to, yung mga products na to, at gusto nyo rin silang masubukan at gusto nyo silang gamitin, kailangan nyo sila sa bahay. Just check the description box down below. So, yung mga links sa mga products na na-feature natin in today's video, nandun lang siya sa baba. And again, thank you again for watching. And if you're not subscribed yet, please do not forget to click the subscribe button. And click na rin yung notification bell para notified ka whenever I have new videos. Thank you again for watching. And I'll see you again in my next video. Bye!